everyone, this is Leji again and welcome back to my YouTube channel. Kung nakikita nyo naman ngayon, nandito ako ngayon sa labas and dito lang tayo sa loob ng village. So ililibot ko kayo dito sa village na kung saan kami nakatira. So alam ko nanonood ka ng YouTube para maglibang sa iyong sarili. And samahan mo din ako, maglibang sa sarili ko. Makikita mo kung paano ako maglibang sa sarili ko dito sa Japan para hindi ako naboboring. So tara! Kung nakikita nyo po, yan po ay tapunan namin dito sa village. Ayan po siya. And mga box lang yung pwedeng itapon dyan. Any day, any time, pwede kami magtapon. Walang schedule tulad ng ibang lugar. Yan yung isa naming tapunan dito. Makikita nyo dito yung iba't ibang pagsisegregate. Ayan, nakahiwala yung bottles and mga cans. Ayan yung mga nakalista na pwedeng itapon. And then sa loob niya naman yung mga nakalagay sa plastic. Ayan naman yung mga nakalista na bawal na itapon. Dito. So, pupunta tayo dun sa kung saan kami nag-fishing ng asawa ko. And then, ayan, madami siyang harang. Mga ganyan-ganyan na bawal pumasok. At dahil nga mabait ako, papasok tayo. Ayan o, may mga harang-harang. Saan ba? Ayan o. May lusutan naman dito. So, mabait ako eh. Susunod tayo. Pasok tayo. So, dito kami nag-fishing ng asawa ko. Ayan, doon yung pwesto namin lagi dun sa dulo na yan. So, ayan, super linis, diba? So, ang mga nakukuha namin ditong fish is maliliit lang. So, itong sa background ko na to, ayan, restaurant yan. So, next time, kapag pumunta ulit dito sila Kuya Kid, tatawagan natin yan and tatanungin natin kung pwede ba dyan mag-vlog or mag-barbecue. So, tanungin natin. Nag-vlog na ako dito eh, pero walang kwenta yung una kong vlog. Tara, ulitin natin yan and samahan nyo ako. Ayan o, may babaan pa dito. Pwede talaga dito mag-fishing. No, may hagdan pa dyan pababa. Sarap! Pumupo dyan. Ang baba ng tubig ngayon. Hi, so, ito yung kinakakatuwa ko talaga dito sa Japan. Hindi nila ako kilala and hindi ko rin naman sila kilala. Pero narinig nyo naman, nag-ohayo gusayma sila, nag-good morning sila sa akin. Lagi dito sa Japan, nag-aaisatsu kahit hindi ka talaga kakilala, no? Ohayo gusayma! Ohayo gusayma! San kaya yung lusot papunta dun sa... lusot dun sa highway. So, bicycle road din siya. May lusotan dun. Papunta dun sa, palabas dun sa highway. So, di pa ako nakakapunta dun kasi pinagbabawalan ako ng asawa ko pumunta dun kasi masyadong, walang masyadong bahay ba? Delikado daw. Wala nang daanan dito. Paano ba? Ayan, nakita din natin. Ito. Nakita din natin kung saan yung lusutan papunta dun sa highway. So,
samahan niyo ako, pupunta tayo dun sa gilid ng hayaga kasi maganda dun eh, may mga papuno-puno pa dun. So, ano ba to? Hotel ba to or village din? Kasi alam, kita niyo yung mga bahay dito. Ay, ang ganda pala dito, pumesto. Oh, first time ko pa lang dito. Pumesto ng... Pwede kayo dito mag-barbecue? Uy! Pumesto kami ng ano? Fishing. Casting. So, ayan. Papakita ko sa inyo kung paano ako mag-exercise and maglibang sa aking sarili. Baba muna natin tong remote control. So, first is warm up. Naging dan. Biglang naging exercise. Ano bang tawag doon sa instruction? Instructor. Yung taga-turo ng exercise. Basta ganun. Yan. Warm up. Lay-lay tayo. Warm up. Ganun. Dito naman sa kabila. Ganun. And then, ito na talaga yung final. Ito na. Rap! 1, 2, 3! Sayaw mga choy! Flexible yung body ko kasi everyday, hindi naman everyday, parang minsan ina-exercise ko siya, so nababanat yung mga katawan ko, so ito lang yung ginagawa ko everyday. Kung hindi man sa labas, ginagawa ko siya sa loob ng bahay, so ito yon, pinapatong ko lang siya dyan and then yan, unti-unting binababa hanggat yung kaya mo, hanggat maging flex ka na. So, ayan. Ayan, siya. And then, yung kabila din. Yun din yung ginagawa ko. Dito naman sa kabila. Ganyan lang. And then, yun. Araw-arawin mo lang siya. And then, makakaya mo na yung ganto. Makakaya mo na siya. Medyo kaya hindi pa siya taas eh. Dapat yung umaabot dito. So, yun. Yun pa yung nakakayanan ko. So, sa mga gustong matuto mag-split, gawin nyo lang yung ginawa ko kanina, yung dapat ini-stretch mo to lagi itong legs mo. Dito kasi ako sanay mag-split, so, ayan, dapat ginaganyan mo siya, ina-exercise. And then, ipapatong mo siya ng ganito, hanggang pababa ng pababa ng pababa ng pababa. Ayan. And then, pag nag-split ka naman, nag-try ka mag-split, itong dalawa mong kamay, isusupport mo siya sa gilid mo. And then, dito yung pinaka bigat mo. Dito mo lalagay lahat ng force mo para ito yung tag-aalala. Kung masakit man, kung hindi mo na siya kaya, i-split, at least ito, pang-support mo siya sa gilid. So, papakita ko sa inyo. Para tips nga pala, para hindi masakit siya sa pag-split, lagi mo dapat itong naka-point. Ayan, naka-ganyan. Kasi, kapag naka-split ka ng ganyan, masakit yan dito. So, dapat point lagi. Ganyan, naka-point. So, mapakita ko sa inyo. Dapat ba nakaside ako? Ayan, pakita ko sa inyo nang nakaside ako. Ayan, support natin to sa gilid. Ayan, ganyan. Ayan. Nakikita nyo, naka-point. Ayan, pinagpapawisan na tayo. And, kung ano anong pinagagagawa ko sa buhay. So, pinagpawisan na ako. Ay, nakita nyo na naman yung landingan ng airplane. So, sabang, ay nakakahiya. Lalagyan natin ng medyo tahog. Ganyan yung mga technique ng mga malalapad yung loob. Ayan, dapat ginaganyan yung bangs nyo para hindi masyadong halata yung, ay, nakita. Ayan. So ako lang dito ngayon sa, andito, bicycle road. So kaya nakakapag-ingay ako. Pero medyo may mga dumadaan na tao, nagbabike. So, humihinto tayo ng pagka. Dapat formal tayo. Para baka isipin, palig siguro to.
Ganun. Ay, hinahangin yung aking munting bangs. So, mag-picture kaya tayo dito. Pang thumbnail. Gusto ko na sana umuwi, pero talagang goal ko, mapuntahan yung lusot dun sa highway. Wala naman siyang pagkakaiba dito sa view na to. Lake pa rin siya, pero wala lang. Gusto ko lang talaga makapunta dun kasi ayaw talaga ako payagan ng asawa ko pumunta dun kasi nga masyadong delikado dito sa daan na to. Tingnan mo naman, walang kabahay-bahay. So kahit ano, kung ano mang mangyari, di ba? Di natin alam. Walang makakarinig sa akin. So hindi pa naman ako marunong mag-Japanese. Alam ko lang yung task kita. Task kita ko dasa. Ganun lang daw yung sisigaw mo. Sabi ng asawa ko, kapag need ko daw ng help. So, help me, parang ganun. Help me, please. Parang ganun. So, pupunta tayo doon. Paano nga ba mag-model? Uy, nakakamiss mag-model-model. Ganito yung model namin palahan. Baboy na tayo. So mga kapanahon lang yan, medyo maliit-liit pa ang ating chan. Pero ngayon parang ang dami nang pumasok sa chan na sakripisyo. Sakripisyong lamon. Sakripisyong hindi mapigil-pigil. Ay nako, hindi makontrol pag basta pagkain na. Lalo na pag wala asawa ko sa bahay ko. Ay talagang todo lamon ako mga day. So yan, medyo inihingal na ako and that's good. That's good. That's good kasi hinihingal na ako. Minsan lang ako hingalin. Talagang pag sa bahay medyo tamad ako. So medyo may nakikita na akong mga medyo plastic dito. Hindi medyo. Talagang marami na akong bilbin na iipon sa bahay. Ikaw ba naman? Siguro paglinis lang ng bahay ko. Ng bahay. Yun lang yung konting pawis lang. Minsan nga hindi ako pinagpapawisan eh. So ayan. Maganda din naman tong ginagawa ko. Lakad-lakad. So at least nalibang ko na sarili ko. Nalibang ko din kayo. Sana. So nakapasyal din pala kayo dito sa village. So, dito sa part na to, hindi na to village. Lusot na nga siya sa may highway. Wala na siyang masyadong bahay. And papakita ko sa inyo kung ano itsura yung gusto kong puntahan. Ito. Alam mo? Ay, alam mo? Alam niyo? Ito, nakikita niyo to? Ayan, ayan. Nakikita niyo yung gantong halaman? Hindi ko alam yung tawag dyan, kung pine tree ba? Pero sa Pilipinas, lagi ko lang siya nakikita sa mga Christmas tree. So ganyan yung itsura ng Christmas tree sa atin sa Pilipinas. Yung plastic ba na kinakabit sa bahay? Dito lang talaga ako sa Japan nakakita ng tunay nito. So, pitas tayo mga day. Ay, hindi siya mapitas-pitas. Ayan o, di ba? Ang dami hanggang dun. Sa dulo. Ayan. Imagine, may totoo palang ganyan, no? Kala ko kasi talagang plastic lang at gawa-gawa lang ng Pinas. Tapos, yung mga plastic din dyan na nakikita ko na pang display dyan sa loob ng bahay, dito ko din nakita sa Japan. Kala ko yung pag pumunta ka sa mga flower shop, makita mo, parang plastic talaga. Kasi yun lang yung nakikita ko sa Pilipinas, yung mga pang design sa bahay, plastic, hindi totoo. So, ganun, dito lang talaga ako nakita ng mga tunay talaga ng mga halaman and hindi plastic. So minsan nga chine-check ko pa siya, ginaganon-ganon ko pa. Tapos pinapagalitan ako ng asawa ko kasi maano, parang masisira daw yung flower. So yun, check ko lang. In-upload ni Kuya. Shout out tayo dahil nga dun sa in-upload ni Kuya Kid Bautista na video namin na naka-extra kami ni Ate J videos. Maraming pumunta sa aking channel, nag-subscribe ng mga kababayan kong Bicol. Hello sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat. Ito yung mga listahan ko ng mga nagpapa-shout out. Shout out sa inyo Cesar Avinilla, Marjun Sarin, Boss Randy. Si Boss Randy ay nag-YouTube po dito sa Japan. Fishing din po yung kinahiligan niya dito sa Japan. So subscribe nyo siya. So, si Boss Randy.
And shout out din sa iyo Kabagyan. Kababayan ko din po 'yan Bicol. And also shout out nga pala kay Kyle and Gail. Yan mga friend ko diyan sa Bicol, mga Bicolana din, mga magagandang Bicolan. So shout out sa inyo. Miss you guys and thank you for always watching my video. Salamat sa support and then si Rich Boy Sus, shout out sa iyo Rich Boy. Subscribe niyo siya guys. And that's all. Yun nga po, that's all for today and thank you for watching. This is Legi again and thank you mga baby. Bye, see you in my next vlog.